Ngayon, nag-exist ang BC simula nang nagsimula ang AD. So diyan po nagkaroon ng timeline ang mundo at majority sa mga sa ginagamit na timeline po sa mundo po natin is based on AD. So ngayon, sa year natin 2020, we are in 2020 AD. So ayan po 'yon. Ngayon po mga kapatid, na AD 70 as mentioned earlier sa first slide, doon po nasira ang bansang Jerusalem, nagkawatak-watak po sila. At sa mga sumunod na panahon po, nagkaroon po ng persecution dahil ang naalala nyo po, nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, ay ang Roman Empire po, or ang Romano, sila ang naglilider sa bansang iyon. So, lalo na po, nung after nang namatay ang ating Panginoon, marami po ang na-persecute na mga Christians. So, iyan po ang historical record. Then, ito po, approximate po ito. It means na AD 30, buhay pa ang ating Panginoon dyan. So, approximate time po yan. Na dapat po sana ito is mga around AD 33. Dahil 3 years po nag-minister ang ating Panginoon. At the age of 30, siya po nagsimulang umikot, nag-preach, nagpagaling. And at the age of 33 years old, dun po siya napako sa krus, namatay po siya. So, from the year approximately 30, and or to be exact mga kapatid, 33 AD or after 33 na panahon na yon, that is the year of Pentecost, day of Pentecost, na naalala nyo po Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled by the Holy Ghost. Okay? Acts chapter 2 verse 1, and the day of Pentecost was fully come. Diba? Naalala nyo yun mga kapatid. So, approximately sa time na po na yan mga kapatid, diyan din po nagsimula yung spread ng salita ng ating Panginoon, nagiging active ang mga apostles, mga kapatid. But unfortunately, mga kapatid, while they are spreading the word of God, napapersecute po sila, pinapatay sila isa-isa. Remember, si Apostle Paul is isa po sa mga nag-persecute. Diba? Iniisa-isa niya, binabahay-bahay niya, hinahalungkat niya ang mga Kristiyano at gusto nilang maubos yung mga taong nananampalataya at nagtuturo patungkol sa ating Panginoong Jesus as a Messiah. Messiah, alam nila yon na Diyos na nahayag sa laman. So, dumating na po ang panahon hanggang AD 500, andito na din po yung tinatawag na Dark Ages, nagkakagulo ang mga tao. Yan din po yung tinatawag na Holy Wars. Andyan po. At nandyan din po mga kapatid, nagsimula sa year 1476, nakita nyo po doon, year 1476, na andyan mga kapatid, dyan nagsimula sale of indulgences. Kung aware kayo dyan mga kapatid, dyan yung binabayaran nila ang mga pare para ipanalangin yung mga namatay na may presyo para makaabot daw sila sa langit. So dyan yung nagsimula. So dito din mga kapatid, nagsisimula na rin ang Catholicism, maraming mga religion na dyan, mga kapatid, sa panahon na ito. So makikita natin mga kapatid, mare-restore ang apostolic faith, ang apostolic teaching. Amen? Dito nasira din, nawala na din ang apostolic Christianity mga kapatid sa panahon na yan. Then salamat po sa Panginoon, sa tulong po ng Diyos at sa pangako ng ating Panginoon, sabi niya, di ba? Everything shall pass away, but my words will never pass. Amen? Diyan na po nagsimula ang translation ng salita ng ating Panginoon despite na sinunog nila, pinersecute nila, pinagpapatay nila ang mga Christians na nag-spread ng word of God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, from year 1000 AD until 1900. Marami po, mga kapatid, na hindi man sila nabigyan na hindi man natin nakitaan ng record that they are following the apostolic doctrine mga kapatid, but God is gradually restoring mga kapatid. Amen. God has gradually made a way to restore his word, and it became a context mga kapatid na tinawag na Bible. Amen. Bible is canon, ibig sabihin canonized set of books. Amen? Ito po ay libro. Ito po ay collection ng libro. Amen? Kaya nga po, the book of John, the book of Matthew, Mark, Luke, John, it is a collection of books, mga kapatid. And with the writings of prophets and apostles and some
disciples ng ating Panginoon. And glory to God, in the latter day outpouring, these are the years, mga kapatid, that has been believed that they have experienced the outpouring of the Holy Ghost, which is prophesied Joel 2:28. It shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Amen. Though na, nung panahon na yon, panahon ng mga apostles, ang mga Gentiles din, ang mga Israelites, they are experiencing the gift of the Holy Ghost. And it was cut, mga kapatid, di ba? Nakita natin kung paano nag-decline ang Christianity. Then, glory to God, in the year 1901, amen, from the record, these people, these believers, mga kapatid, they have experienced the outpouring of the Holy Ghost. Ito ang mga Christian denominations na may record in the history na nagpa-practice at naka-experience ng speaking in tongues or outpouring of the Holy Ghost. Amen? At dito tayo, mga kapatid, dito tayo sa Azusa Street, 1906. Ito ang pinangahawakan na historical view ng ating pong religious organization, which is United Pentecostal Church. I give you some insights sa history nito. Itong Azusa Street, mga kapatid, it was led by an American preacher, and black siya, mga kapatid. But ang nakaka-bless dito, mga kapatid, it was sa history sa Amerika. Dahil ang mga tao na pumupunta dito, putol ang paa, putol ang kamay, mga bulag, mga pipi. Nung napuspos sila ng banal na spirito, mga kapatid, harap-harapan. Amen. Harap-harapan, mga kapatid, na restore ang mga putol na paa, putol na kamay. Lahat ng tao na umaaten dito sa Azusa Street na to, which is confirmed apostolic Christian faith, mga kapatid. Mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig. Amen. Mga pipi nakasalita, ang mga may sakit, mga kapatid. Yung mga may tumor, natanggal ang mga tumor nila. Amen. Sila ay nag-witness. And they were spread out, mga kapatid, and they witness, and they invite more people, mga kapatid, to join this Azusa Street Revival, na kada nag-gather sila, mga kapatid, wala silang church program, di tulad natin, mga kapatid. They are just calling upon the name of our God. They are praying upon the name of our Lord Jesus Christ. And they are filled by the Spirit of God. At nakakaranas sila ng mga miracles. Amen. Time will come, mga kapatid, I will post this, there's a short video na nangyari dito sa Azusa Street na may record po and confirmed ng maraming mga citizens, maraming mga witnesses, amen, sa miracles na nangyari sa kanila dito. They are all baptized in Jesus' name then, mga kapatid. They are pure apostolic doctrine. Amen. So dyan tayo, mga kapatid, dito tayo nakadikit. Ibig sabihin sa madaling salita, dito ang ating pong simula ng ating pong religious organization. Now, mga kapatid, let's proceed in our topic. Praise the Lord, glory to God. At ito very yung konektado sa nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid. So, buksan natin Matthew chapter 24 verse 6 na signs of the end of global. Unang binanggit ng ating Panginoon, isa sa major sign is wars and rumors of war. Matthew chapter 24 verse 6, gamitin ko itong magandang balita version or New Living Translation. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Mark 13 verse 7, huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mga digmaan na malayong lugar. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Amen. Naalala niyo, mga kapatid, sabi doon ng Panginoon, huwag kayong mababagabag kung ang digmaan malapit sa inyo. Tayo na dito sa Dubai, di ba? Tapos, nakita natin sa balita, ang Iran at ang Amerika is nag-aaway. Tingnan niyo sa mapa ang Dubai, di ba? Ang lapit natin doon, mga kapatid. Pero purihin ang Panginoon. Dahil bago nagkaroon ng ganitong rumors, mga kapatid, kilala natin si Jesus. Narito, sa pamagitan ng Holy Ghost, mga kapatid, na banal na spirito na sa atin, hindi tayo nag-alala. Hindi tayo nabagabag. Amen? Glory to God. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. It is a sign. So tayo, as a Christian, ano ang wise nating gawin kapag nangyari ito? Wake up, mga kapatid. Amen? Uy, ang Panginoon babalik. Amen?
Uy, ang salita ng ating Panginoon, narito, nangyayari na. Amen? Glory to God. So, ayan mga kapatid, maging encouragement yan. Hindi tayo natutuwa dyan. Yan din sabi ng Panginoon. Hindi nakakatuwa itong pangyayari na to. Pero alam ng Panginoon ang kilos ng kaaway. Ganyan katalino ang ating Diyos, mga kapatid. Ire-reveal niya muna ang lahat ng gagawin ni Satan bago niya, at hindi niya hayaan na tayo, mga kapatid, ay hindi handa. Kaya nga, mga kapatid, ito palang pangyayari na to, imbis na tayo po'y mabagabag, it can be an encouragement for us and God convince sa atin, mga kapatid, that we are in the end times. Amen? Nakita niyo, mga kapatid, yung gap, yung AD, simula na namatay ating Panginoon, how many years na? Amen? 2,000 years ago na, mga kapatid. We are in year 2020. Kaya mga kapatid, alam ng Panginoon, sa tagal na itong panahon na ito, marami na mga namatay na mga mananampalataya. Sino pa nga naman ang makumbinsi na babalik ang Panginoon? Pero purihin ang Diyos mga kapatid, for these signs, ito isang senyales na siya'y babalik. Amen? Next na sign mga kapatid, poverty, famine, pestilence. Ibig sabihin mga kapatid, kahirapan, kagutuman. May mga peste sa ating paligid mga kapatid. Kung nakita nyo mga kapatid, may latest news sa, I think it's Africa, na sila po ay naatake ng locust. Wala silang makain mga kapatid dahil doon sila dumidepende sa source ng kanila pong plants resources. Pero kinain ng locust. Iyon ang nag-cause ng kanilang taggutom. Amen? Sabi niya mga kapatid, 24 verse 7, maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ng mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Lucas 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamanghamanghang kababalagan buhat sa langit. Alam nyo ba mga kapatid, aware ba kayo sa hills? Or ewan ko sa ano ba sa Tagalog yun mga kapatid, yung malalaking yelo. Di ba dito, minsan makita nyo mga kapatid mga yelo na maliliit na. Sa langit yun mga kapatid, sa air yun, malalaki yun. So, syempre sa init ng lugar sa Dubai, natunaw na siya na ito hanggang sa lumiit na siya. Pero yung mga lugar na unfortunate na countries mga kapatid, na wala silang ganito kainit na temperature sa kanilang area, malalaki mga black mga kapatid na mga nahuhulog mula sa langit. So, yan din ay isang sign mga kapatid. So, hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na maging mangmang. Alam niyo yung mga kapatid, yung mangmang ka na, ano kaya nangyayari? Ano to? Ano yan? Hindi. Ayaw ng Panginoon na manatili tayong mangmang. Kundi, ang gusto ng Panginoon na aware tayo, if we are full of knowledge, full of wisdom, mga kapatid, na tayo, as Christians, we are all aware na itong nangyayari sa ating paligid, nakita ng ating mata, ito po ay senyales. Amen? Sign to na tayo po'y nasa huling panahon at wala na pong dahilan para tayo tumalikod sa Diyos. Amen. Yan din. Sign yan. Earthquakes increase. Yan, nabasa natin mga kapatid. Tinan nyo, year yan. From the year 0 AD, year 1. From the, sabihin natin, year 1. Until 2000, year 2000. Ano na ang pinakamalakas na magnitude mga kapatid? Diba? May magnitude 9 sa isang bansa. May magnitude 9 mga kapatid, magnitude 7 ang naranasan ng historical na naranasan natin sa bansa ng Pilipinas sa bandang Davao, sa Mindanao, maraming namatay noon mga kapatid. Pero mga kapatid, magulat kan magnitude 9 at ito pa mga kapatid, darating ang panahon, sabay-sabay yan, sabay-sabay na maglilindol. So be strong mga kapatid, lahat ng ito ay hindi po ito kilos ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, lahat ng itong mga pangit nangyayari sa atin, hindi po natin nalalaman, alam mo, sa high-tech na ito mga kapatid, kung manonood kayo ng Discovery Channel, makita nyo may mga submarine sa mga ilalim ng dagat. Hindi natin nalalaman mga kapatid, anong ginagawa ng mga tao doon. Lahat na nangyayari dito is a result. Result ng kasalanan ng tao. Nag-aaway-away ang tao, wala silang kapatawaran. That is sin. Ang tao mga kapatid, pinabayaan ang kalikasan, nagtagutom. Ang tao mga kapatid, gumagawa ng mga chemicals para magkasakit ang tao. That is sin. Dahil yan sa kapangyarihan mga kapatid. And power, pag nagigain ng power ang tao, that is also the result of sin mga kapatid. Selfishness. Amen? So, yan mga kapatid, ang mga signs of the end. Ano pa?
pleasure seeking. Ang mga tao gusto lang kung anong gusto niya, yun ang gagawin niya. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4. Dapat mong malaman sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Makita niyo mga kapatid, ano nagtitrending ng mga video ngayon sa Facebook? Imbes sa mga magaganda na magtrend, ano nagtitrend? Mga pasaway sa mga ngayon. Meron tayong quarantine yan, makita niyo ang mga ugali ng tao. Imbes na bigyan ng respeto ang mga leaders sa ating pong bansa, so mga kapatid, minumura pa nila. Diba? Nakita niyo mga kabataan, sila ang number one na nahuhuli sa curfew. Bakit? Anong ginagawa nila? May ginagawa sila sa kadiliman, mga kapatid. May ginagawa silang mga kalayawan. Isa yan sa sign, mga kapatid. Huwag kayong ma-discourage kung meron kayong na-witnessan, ayaw nilang isuko ang ganitong pag-uugali nila. Huwag kayong ma-discourage. It will show as a part of the sign of the end. Amen. Ma-encourage pa kayo mga kapatid at pag-pray na lang natin sa sila na time will come nawa bago dumating ang ating Panginoon. And aminin natin mga kapatid, we are part of them. Minsan na tayo naging mapagmataas din. Minsan na din tayo naging suwail sa magulang. Tayo din mismo is subject to this sign mga kapatid. But thank God. We thank you Jesus. Hallelujah. We thank Jesus dahil He called us out of darkness into His marvelous light. Amen? Amen? Amen. Sabi dyan mga kapatid, heart failure, ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Amen. Yan mga kapatid, si Satan, number one dyan din, atake ay emotion natin, ang ating puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, guard your heart, surrender your serve me with all your heart, 'di ba? Kung babasahin natin 'yon, laging dinadamay ng Panginoon ating puso. Na lahat ng kinikilos natin mga kapatid, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, yung mga prayers natin galing dapat sa puso natin 'yan. Amen. Hindi dahil nasa sa ulo mo 'yon o nabasa mo. Hindi mga kapatid, dapat ang source niyan galing sa puso mo para hindi ka subject dito sa heart attack. Totoo 'yan mga kapatid. Maraming mga tao ngayon nag-exercise sila, uminom ng gamot, nagre-regular sila punta sa doktor. Pero ang problema sa kanila, may malaki silang problema. Wala silang Diyos. Ano nangyari? Bigla na lang, may makitang pag-aalala sa kanilang pamilya, sa paligid nila, magiging mahina ang kanilang puso. So yan mga kapatid. At marami mga kapatid, di ba? Minsan nilalagyan nila yun ng record. Pagdating mo ng 50, sigurado ang puso mo mahina na. Yan ang sinasabi nila. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, amen. Hindi yan, wala yan sa ating vocabulary. Dahil tayo po iniingatan ng ating Panginoon. Amen? Thank you, Jesus. Then, immorality, mga kapatid, basahin natin to Luke 17:28 to 30. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sinong tinutukoy dito mga kapatid? Ayan ang pangyayari ng mga hindi mananampalataya. Nung sila po ay walang pananampalataya sa ating Panginoon, sarili lang iniisip nila, wala silang kamalay-malay. Bigla na lang magkaroon ng gulo sa mundo. Hindi tulad natin mga kapatid, purihin ang Panginoon. Glory to God. Dahil though na ito, na dito tayo, subject tayo sa event na ito, mga kapatid. Though na busy tayo sa ating trabaho, busy tayo sa mga ginagawa natin, meron tayong hinahanap buhay, meron tayong pinagkakabalan. Pero nandoon, mga kapatid, ang ating puso, ating kaisipan, ating kaluluwa, ang ating spirito, sa pag-asa natin sa Diyos. Amen? Naroroon, mga kapatid. Kaya, ano man ang mangyari, mga kapatid, handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay nananalangin, tayo po ay may pananampalataya, tayo po mga kapatid ay lumalapit sa Diyos. Amen. Glory Jesus. At mga kapatid, isa pang
Painom lang po tubig, ha? Thank you, Jesus. Isa pang mga kapatid na verse to support that immorality na sign. Sabi diyan, sila'y magiging malupit sa 2 Timothy 3 verse 3 to 4. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. So immoralidad yan mga kapatid. Diba? Pagka meron tayong mga, yung naalala nyo, nung bata tayo, tinuturuan tayong maging moral, na may moral tayong attitude. Pero pagdating pala ng huling panahon, mga kapatid, meron ka, hindi ka makapaniwala. Ako meron akong, may balita mga kapatid na, sabi dun, dahil hindi siya nabigyan ng 6,000 to 8,000 pesos na support mula sa gobyerno, pinatay niya ang kapitan ng kanilang barangay. Moral ba yun mga kapatid? Though na oo, hindi tama ang ginawa ng kapitan, siguro hindi natin alam ang story. Pero napaka-immoralidad nun mga kapatid. Dahil kung tayo po mga kapatid ay malawak ang ating kaisipan, alam natin na itong mga ganitong kurakot is meron po yung maayos na paraan para harapin yan. Pero hindi para nalabanan mo, ilagay mo yung kamay mo doon sa ginawa ng tao sa iyo. Hindi ganun. Pero ito nga po, mga kapatid, is isang illustration na ang mga tao nagiging immoral na. Merong mga balita, mga kapatid, 'di ba? Noon sa may Kuwait na may pinatay sila na kababayan natin, sinapchap pa nila, nilagay nila sa rep at nang isang taon nilang tinago 'yon. 'Di ba, mga kapatid? Tama ba 'yun? Hindi tama 'yun, napaka-immoral ng mga ginagawa na nila. So sabi doon mga kapatid, isa pang sign or last sign na minention dito is ang katalinuhan ay lalago mga kapatid, knowledge increases. Daniel chapter 12 verse 4. Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. So time will come din pala mga kapatid, maging high-tech na tayo. So tayo mga kapatid yan, we take benefit of the high-tech technology, di ba? So kung sa iba mga kapatid, hindi na makapag-gather dahil walang internet, pero tayo, tinan nyo mga kapatid, we take advantage of this. Pero mga kapatid, isa din yung sign. At sabi doon mga kapatid na itong knowledge na ito is a part of the signs of the end mga kapatid, na we need to be wise enough na gamitin ang knowledge na ito o ng technology na ito. So, paano natin mabibigyan ng example yan, mga kapatid? So, ito tulad nitong internet, ginagamit natin sa mabuting bagay. May ibang mga tao gagamitin ito sa masamang bagay para kumuha ng pera. May iba nag-scam sila, nanluloko sila. So, kaya, it's a part of the negative signs, which is in the end. Ano pa? Pwede din nilang magamit itong technology, mga kapatid, para malinlang nilang tao, para makontrol nilang tao, para magamit din ni Satan ang technology na to. Naalala nyo, mga kapatid, and time will come, maaaral natin yun, yung mark of the beast, which is 666. Ayan po, mga kapatid, ang lumalaganap ngayon na may kasing liit ng grain ng bigas, maisusuksok sa katawan ng tao para lahat na ng access mo, lahat na ng transaction mo doon na. So, part yun ng technology na hindi po yun kalooban ng Diyos, na hindi po tayo dapat mag-participate doon, mga kapatid. Amen? So, ayan po ang mga signs of the end. Let's proceed to chart 2. Itong chart 2, mga kapatid, malawak din ang binanggit dito, mga kapatid. Pero, i-generalize na natin siya. Na itong sa huling panahon, mga kapatid, ito yung unang-unang binanggit ng ating Panginoon. Na sabi niya, beware that no one will deceive you, sabi niya. So ibig sabihin, darating ang panahon na may mga bula ang propeta, may mga maling relihiyon na lalabas, mga kapatid. So ito, signs of the end part to, ang part dito is yung relihiyon. Na ang relihiyon, mga kapatid, is mahati. Yan, magkakaroon ng hatian. At dyan din matitake advantage na ng kaaway ni Satan na linlangin ang kahit din ang mga mananampalataya, mga kapatid. So kaya be careful, mga kapatid.
alagaan natin yung ating pong faith. So, meron tayong illustration dyan at present time na may mga nabaptize po tayo, mga kapatid, sa pangalan ating Panginoon. May mga naka-experience po ng Holy Ghost, mga kapatid. Pero dahil feel nila na doon sila magsimba sa iba, hindi nila inaral ang doktrina ng simbahan na yun. Doon na sila dahil confident daw sila or convenient sila and may mga friends sila doon, mga kapatid. They are not wise, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon na hindi lahat ay sumusunod sa turo ng mga apostoles. Amen? Sabi doon, mga kapatid, first sign sa religion, so may hati yan, itong sa darkness at itong light. Siyempre, ang light ang ating Panginoon. So, kahit sa religious or sa religion, mga kapatid, sa ating faith, meron ding sign na ipinahayag ang ating Panginoon. Sabi doon, apostasy and worldliness. Basahin natin to, mga kapatid. Itong basahin natin, 2 Timothy 4:4. Ito, mga kapatid, itong basahin natin. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Tingnan nyo. Amen. 2 Timothy 4 verse 4. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. So yan, yung side na to, na dark side. Yan, binibigyan niya ng dungis ang kaliwanagan ng ating Panginoon. False Christ and the cults, may lalabas din. Ito ang dark side, mga kapatid. Na ang mga tao daw, mga kapatid, minsan magwi-witness ka, magsishare ka sa kanila, sabi nila, ay hindi naman na kailangan mabaptize in Jesus' name, sabi doon. Ay hindi naman na kailangan na sumunod tayo sa turo ng apostles, sabi nilang ganun, mga kapatid. Pero hindi. Huwag natin silang pakinggan, mga kapatid. Kaya nga tayo, mga kapatid, we are termed as Christians, Christ-like. So kung ano ang binuhay ng ating Panginoong Jesus, kung siya po, mga kapatid, ay nagturo sa mga apostoles, kailangan natin sundin yung palatuntunan na iniwan niya sa mga apostoles. Amen? And besides, mga kapatid, ang salita ng Diyos, especially ang New Testament, diyan nagpo-focus ang mga disciples yan, ang mga apostles yan nagsasalita. The book of Matthew, the book of Mark, mga disciples yan, mga kapatid. Kaya wag nyo hahayaan, mga kapatid, na sabihin na pare-parehas lang tayo. Hindi. Hindi po tayo pare-parehas. Aralin natin ang doktrina, mga kapatid. Alamin natin na sila ay sumusunod sa salita ng Diyos. Time will come, mga kapatid, haharap tayo sa ating Panginoon. Oo, hindi natin daladala ang relihiyon. Pero meron tayong tinatawag na pananampalataya. Na doon sa relihiyon na sinasamahan natin, mga kapatid, meron yung nabubuong pananampalataya. Ngayon, sa pananampalataya na yun, yun ang tatanungin ng Diyos sa Judgment Day. Ikaw nga ba ay sumusunod sa aking mga salita? So kung ang isang relihiyon, mga kapatid, ay hindi sumusunod ang kanilang doktrina, hindi naayon sa salita ng Diyos, hindi po tayo kikilalanin ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo, mga kapatid, lahat ng aspeto ng ating pananampalataya dito sa United Pentecostal Church ay naka-align or ito po ay nakapantay, naka-ayon sa salita ng ating Panginoon. Kaya pwede mong sabihin, mga kapatid, pag tinanong ka anong religion mo, sabi mo, Christian. Amen? You are Christian. Kasi yan ang binanggit sa salita ng ating Panginoon. Nagsimula yung Christian sa lugar ng Antioch, yung Christian term sa Antioch yan. So sabihin mo, Christian, be confident, mga kapatid, kasi ang tunay na Kristiyano, amen, sila ay mga sumunod sa ating Panginoong Jesus. They are living Christ-like. Si Jesus na baptize. Tayo din na baptize. Nagsisi tayo sa kasalanan. Tinalikuran natin ang ating kasalanan. Na baptize tayo in Jesus' name. Tandaan natin, Jesus is the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Amen? At sabi dyan, mga kapatid, tayo po'y napuspos ng banal na spirito. Praise the Lord. Glory to God. So dyan, mga kapatid, kilalanin natin kung ito bang relihiyon na to is naayon sa ating Panginoon o hindi. Huwag kayong magpadala, mga kapatid, malapit yan sa bahay nyo o anuman.
Parehas lang naman, magaan ng loob mo. Mga kapatid, saliksikin mong mabuti. Saliksikin nating mabuti. Sila ba ay umaayon sa salita ng Diyos? Amen? So, or else mga kapatid, we are participating in this dark agenda ng kaaway na naging sign ng ating Panginoon. Siya ay habang ang salita ng Panginoon lumalaganap mga kapatid. Amen? Habang salita ng ating Panginoon ay lumalaganap mga kapatid. Ganon din kasipag si Satan na manloloko. Sa totoo lang mga kapatid, may times din na nakilala mo na ang Panginoon, napakain ka ng salita ng Diyos, minsan nakaupo ka doon sa may bus stop, may lalapit sa'yo, sabihin sa'yo, ligtas ka na nga ba? Ganyan kawais si Satan. So, be ready mga kapatid. Be confident mga kapatid. Yes, you are saved. Amen? Yes, you are in the right religion mga kapatid. I assure to you mga kapatid. Kahit ngayon, kunin ako ng Panginoon. Amen. You are in the right religion mga kapatid. Because our religion is not the literal religion in this present time. Amen? Our religion is all about relationship with our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya ka nagpe-pray. Kaya ka ini-encourage magbasa ng Bible. Kaya tayo nag-aaral ngayon, mga kapatid. Amen. Lord Jesus. Kaya ka nagpupuri sa Panginoon. Because you have your own personal experience. Nag-pray ka in Jesus' name. Nangyari, mga kapatid. God has already proved that He is God. Amen. So, be sold out, mga kapatid. Wala nang maka-twist. Amen? Amen? Glory to God. False Christ and cults, mga kapatid, let's basahin natin ito ng mabilis. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. So, Be very wise, mga kapatid. Be very careful, mga kapatid. Meron din, tulad natin, alam na natin na dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa panahon na ito, mga kapatid, maraming mga maglilitawan dyan. Maglalabas, sasabihin nila sa bansang Israel, ako ang Kristo, ako ang Mesiyas, o sa iba't ibang bansa, o tumingin kayo, sumunod kayo sa akin, ako ang Kristo. Mga kapatid, si Jesus Christ dumating na. Amen? 2,000 years ago, nangyari na yun, mga kapatid. Amen? At siya po ay napako sa krus. Siya po ay namatay. Nalibing po siya. Siya po ay muling nabuhay. Amen? At ngayon, tayo ay naghahangad sa pag-asa ng kanyang pagbabalik. Glory to God. So, huwag kayong malinlang, mga kapatid. Amen? Ito ay senyales. Kailangan tong mangyari sa ating paligid dahil ito po ay, ano to, mga kapatid? Device to ng kaaway. Para lituhin. Alam niyo yung goal ng kaaway? Tatlong goal niyan. To kill, to steal, and to destroy. Pumatay, magnakaw, at manira. Yan yun mga kapatid. So kaya, sino ang target niyan? Lahat ng kaluluwa. Especially tayong mga baptized in Jesus' name. So be strong mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, be active sa tuwing mananalangin tayo sa ating Panginoon. Tatawag ka lang sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ba? Through the book of Psalms, through King David. Those who shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kapag nandyan, nalilito ka na. Kapag nandyan, nababagabag ka na. Call upon the name of the Lord. Amen. Amen. Call upon the name of Jesus. Use your power. You have power in Jesus' name. So kung itong mga confusion na ito nangyayari sa ating paligid, syempre, sa harap mo mga kapatid, may magic-magic sila. Sa harap mo, nagmi-miracle sila. Sabihin nila sa'yo, engganyo ka nila. Ito talaga yung totoo. Bakit? Nung nagsimba ka ba dyan, nakaranas ka ba ng milagro? Diba? Tingnan mo mga kapatid, ang galing ng kaaway. Pero mga kapatid, alalahanin mo, you have your own experience. Amen? You have your own power and proof, mga kapatid, na nasa sarili mo, mga kapatid, maalala mo, oh, I pray in Jesus' name. Ba't ko kailangang sumama sa'yo? Ba't ako kailangang makonvince mo? Amen? We need to help them. Sila ang dapat nating madala, mga kapatid. Dahil nasa atin ang katotohanan. Iyon ay ang salita ng Diyos. And not like them. They are bound by their religion. Tayo, we are not bound by our religion. We are under the relationship of God, which is Christ Jesus, our Lord. Amen, mga kapatid. Na nagdadirect sa atin. Minsan magtaka ka, no?
dati ganitong lifestyle mo, ganito ka magsalita, ganito ka magtrato sa tao. Pero because you have surrendered your life to our Lord Jesus Christ, amen mga kapatid, ikaw na ang instrumento ng pamagliwanag sa iba. Amen. So sabi dito mga kapatid, another sign is witchcraft. Nakita niyo, may pansin kayo sa mga signs mga kapatid, very negative yung mga signs. Very negative siya talaga. So, pero dito natin malaman mga kapatid na ang kaaway talaga, aktibo siya bago bumalik ang ating Panginoon. Kaya inunahan na ng ating Panginoong Jesus yan. Nireveal na niya sa atin ano mga mangyayari sa huling panahon. 1 Timothy chapter 4 verse 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Yan ang nakakalungkot mga kapatid. Huwag tayong makiisa dito. Naiiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at mga katuruan ng mga demonyo. Tingnan nyo mga kapatid, kapag pala lumihis ka sa ating Panginoon, sino ang sinundan mo? Ang Panginoon ba? Convenient ka sa distance ng simbahan na iyon na pupuntahan mo o lilipatan mo? Pero sino pala ang nilapitan mo dun? Ang Panginoong Yesus pa? Hindi. Sabi dun, no? Sila ay nalinlang ng espiritu at sa mga katuruan, susunod sila sa katuruan ng mga demonyo. Hindi sa Panginoon mga kapatid, anumang bagay na taliwas sa salita ng Diyos, hindi po yan sa Panginoon. Amen? And mga kapatid, meron din naman mga kapatid, ito yung napakaganda na sign mga kapatid sa ating huling panahon, expansion and revival. Sa dami ng ginagawa ni Satan para lituhin tayo, para i-distract tayo sa pananampalataya, para bigyan tayo ng heart attack, mga kapatid, sa mga nangyayari dito sa mundo. Tayo naman, mga kapatid, lalo tayong luluhod sa Panginoon, lalo tayong lalapit sa ating Panginoon. There will be expansion. Amen? There will be revival. Amen? Lalo tayong mag-share ng Word of God. Lalo tayong magiging masipag gumawa ng mabuti. Lalo tayong maglilingkod sa ating Panginoon, mas maging masigasig tayo mga kapatid. At nababago tayo mga kapatid. Amen? Yung activeness natin, mas active pa mga kapatid. Amen? Yung prayer life natin, mas humahaba pa. Amen? Yung pagluha natin sa ating Panginoon, yung laman ng ating panalangin, mas malalim pa mga kapatid. Mas lalalim pa relasyon natin sa ating Panginoon. And this is also the signs of the end. Tingnan nyo gano'ng katalino ng ating Panginoon. Alam niya busy ka. Alam niya nahati oras mo. Now, God, tingnan nyo mga kapatid, tinurn aside niya lahat. Nung nabisi ka, inalis, ibinigyan ka ng panahon ng Panginoon to pray, to kneel down. Binigyan ka ng Panginoon to pray and fast. Amen. To read the Bible, mga kapatid. Binigyan ka ng Panginoon to refresh. Amen. Hindi tayo titigil pagbabasa ng Bible, mga kapatid. Lagi tayong hihingi ng uhaw at gutom salita ng ating Panginoon. Amen. Nakita nyo mga kapatid, yung mga hindi natin ma-reach out, bigla silang nagjo-join sa church live stream. There will be expansion and revival. Amen? We need to be continuously na tayo mga kapatid ay magde-desire, na tayo puspos ng banal na spirito ng ating Panginoon. Nakita nyo mga kapatid, nagsimula quarantine, 3 souls are baptized in Jesus' name sa ating Dubai Church. Amen? Glory to God. There's revival mga kapatid. Sabi dito, Matthew 24 verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Tingnan nyo mga kapatid, revival. Ikaw, ako, at marami pa sa atin sa gabay ng banal na Espiritu ng Diyos. Anong gagawin natin? Tutulungan natin ating Panginoon na bumalik. Amen? Paano? Sabi dito, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Yung gospel ng ating Panginoon, yung ating faith natin kay Jesus. When Jesus died, buried, and rose again. Ako ito, itong Acts 2 verse 38, amen. Sa panahon na ito, 2,000 years ago, nangyari ito. Pero ngayon, at present time, buhay pa rin ito. Ako'y nagsisi. Tumalikod ako sa kasalan, nabautisman ako sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ikaw din, kaibigan. Ikaw din, family member. Ikaw din, mahal ko sa buhay. Mangyari din to sa iyo. Amen. Mga kapatid, sa ating patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ito yung sagot, kailan ba matatapos?
darating na ang katapusan. Kung maganap na ito, kung sama-sama tayo mga kapatid, iisa ang spirito natin, yung leading ng banal na spirito, hindi mo pipigilan. Amen? Huwag kang matatakot. Meron yan leading ng banal na spirito. Lalagyan ka niyan sa puso mo. Anak, sabihin mo sa kapatid mo, mahal ko siya. Wag mo mga kapatid, wag mo yung pigilan. Wag ka mahiya. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Wag ka mahiya. Si Jesus yon. Amen? Si Jesus yon, nangungusap sa'yo, nagahari sa'yo. Sabi na ating Panginoon, anak, sabihin mo nga sa, ano mo, sa friend mo, na andito lang ako, mag-pray lang, papagalingin ko siya. Anak, ipag-pray mo nga siya. Gawin natin, mga kapatid, that is Jesus. Tinan mo, mga kapatid, walang kahirap-hirap sa ating part. Amen? Glory to God. Hallelujah. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay kasama natin. Marcos 13 verse 10. Ngunit dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa magandang balita bago dumating ang wakas. Malinaw ulit, mga kapatid. Mga Gawa 2 verse 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe, ang inyong mga kabataang lalaki ay makikita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa gitna ng madaling araw, mga kapatid, bigla kang magising. Amen? That is your revival experience sa ating Panginoon. Bumangon ka. Mag-pray ka sa Panginoon. Magpuri ka. Amen? Ang Panginoon, igagide ka kung sino'y pagpe-pray mo. Sa gitna ng madaling araw na yun, mga kapatid. That is, amen, that is the outpouring of the Holy Ghost, amen. Ito mga kapatid, nasa tahanan tayo. Ako napuspos ako ng Holy Ghost dito sa bahay. Amen? Yan ang pangako ng ating Panginoon sa ating pumbuhay. Tayong lahat mga kapatid, majority sa atin, Jumeirah Al-Kusatwa Fellowship mga kapatid, puri ng Panginoon. May mga revelation through dreams and visions. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Sino pa mga kapatid makapag-convince sa atin, lumayo sa ating Panginoon? Amen? May dreams ka man o wala, ang salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng Diyos ay nasa iyo, ang salita ng Diyos ay puno ng pangako, meron kang buhay na walang hanggan, huwag tayong tumalikod sa ating Panginoon. Amen? Mga Gawa 2 verse 18. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, mga lalaki, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Amen. Sino magpapahayag? Ikaw ba? Ang sarili mo ba? Ang personality mo ba? Hindi, mga kapatid. Matatanggap mo muna ang banal na spirito at doon ka makapag-witness. Amen. Huwag mong pilitin. Kapag tayo nagsisimula sa ating Panginoon, minsan mas stressed out tayo, hindi tayo makapag-share ng Word of God. Wait for the Holy Ghost. Amen. Pray for the Holy Ghost. Amen. Yan, mga kapatid, yan ang magsasalita, hindi ikaw. Amen. Dahil sabi ng ating Panginoon, kung sino na kay Kristo, sila ay bagong creation. Amen. Sila ay na kay Kristo na nga. Amen. Amen. And nung panahon na yun, di ka marunong magbasa ng Bible man lang, di ba? Nung panahon na yun, di ka marunong magpanalangin. Amen. Alam na ni Jesus yan. Ganyan katalino ang ating Panginoong Jesus. Anong gagawin ng Panginoon? Ako ang mag-witness in behalf of my child. Amen? Ako magsasalita in behalf of my child. And this is a sign of the end. Kapag nagwi-witness ka na, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Glory Jesus. Thank you, Jesus. Now, this is being fulfilled. Kapag nagsimula ka na mag-share ng Word of God, kapag napupunuan ka na ng pagmamahal sa iyong puso, marunong ka nang tumulong mag-share, mga kapatid. Minsan may baon ka sa trabaho, di ba? Di ba? O kaya minsan may makita ka ng mga naglilinis, ganyan, mga kapatid. Share mo sila ng food or kahit ano, share mo ng financial blessing. Share, mag-share ka, mga kapatid. Dahil yung bagay na yan ay bunga yan ng banal na spirito. Leading yan ni Jesus na gagawa tayo ng mabuti dito sa lupa. Amen? Magpapalaganap tayong pagmamahal ng Diyos dito sa lupa. Amen. Glory to God. So, hanggang dito na lang, mga kapatid. Hanggang chart 2 tayo. Thank you, Jesus. So, we're so blessed and we're so thankful. Hallelujah. Sa mga naaral natin sa araw na ito, purihin ang ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Ibabalik ko na sa aking muka. Going back. Praise the Lord, mga kapatid. Can we clap our hands unto God? Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And let's have this closing prayer, mga kapatid. And malaglag pa ako.
So purihin ang Diyos, mga kapatid. Salamat po sa ating pong pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Purihin si Jesus sa bawat isa sa atin. So, mga kapatid, tayo po ay manalangin po, closing prayer, and whoever has prayer request, isama to sa ating general prayer, mga kapatid. And we have also another testimony, purihin ang Panginoon. It was announced by the Gulf News, mga kapatid. Today is the beginning of like, yung parang partial na normal na mangyayari na sa ating paligid. Hindi na kailangan ng mga move permit. Purihin ang Panginoon. It's an answered prayer. Thank you, Jesus. Hallelujah. Na pero mga kapatid, may curfew 10 p.m. to 6 a.m. So sumunod po tayo, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, tinalaga ang mga government officials para sila po ay mag-guide po sa atin. Praise the Lord. Thank you sa inyong lahat. God bless you, Sis Chin, Mami Bing, Daddy Bong, Sis Evelyn, sa lahat po, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Glory Jesus, Sis Este. So let's have a closing prayer na, mga kapatid. Hallelujah, Glory Jesus, samahan niyo ako, mga kapatid. Sama-sama tayong manalangin sa ating Panginoon. Gamitin natin itong ating kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Siya nagbikha ng langit at lupa. Hallelujah. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. He is the King of Kings, Lord of Lords, our everlasting Father. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Na siya ang Diyos na puno ng habag at pagmamahal, na mula sa langit siya ay bumaba sa lupa upang tayo iligtas, upang mapahayag sa atin ang magandang balitang ito na meron tayong pag-asa na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Jesus, that we have the hope of eternal life in His gospel. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, sinasamba ka namin, because you died, you were buried, and you were rose again. Hallelujah. We thank you, Jesus, for your gospel na sa amin. At Lord, higit sa lahat sa inyong mga salita, sa mga aralin na ito, at we are in the end times. At this part ng end times namin, itong quarantine, Panginoon, it is a pestilence, Panginoon, na dumating sa amin pong buhay at sa buong mundo, Panginoon. O God Jesus, bless us, guide us, O God, help us, O God Jesus. At kami po'y patuloy na tumatawag sa inyo na magapi, Panginoon, ito pong evil spirit na ito na nasa aming paligid. We bind it, we cast them all in hell. This evil spirit, COVID-19, sa otoridad na salita ng Diyos, sa kapangyarihan ninyong pangalan. O God Jesus, nakikita mo ang bansang Dubai, Panginoon, at ang mga leaders dito. Look at us, Panginoon, how favored we are, Panginoon. Bless this country, Panginoon. Ikaw magbuhos ang pagpapala, O Diyos. At higit sa salvation para sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat nakita mo, we have a freedom, O God. We have this access, Panginoon, to continue in our online fellowship, O God. Lord, bless this country, O God, Jesus. Bless nyo rin pong bawat isa na naririto, Panginoon. Hallelujah. Ano man mga prayer request ng bawat isa, Panginoon, let it be done according to your will, O God, Jesus. Hallelujah. Patuloy kang maghari sa aming puso, sa aming kaisipan, na ang karunungan na ito na napahayag sa amin, Panginoon, hallelujah, ay patuloy maging fresh manatili sa amin. It will remain as a wake-up call sa amin, O God, Jesus. And we thank you, Jesus. Yes, Lord, we are convinced we are in the end times, O God, na hindi na po kami, Panginoon, lalakad pa, Panginoon, sa anumang bagay makapagpahina sa amin, anumang bagay makapagpatalikod sa aming pananampalataya. O God Jesus, we humbly come to you, O God Jesus. We humbly surrender our lives to you, O God. Lord Jesus, hallelujah. Isama niyo kami sa inyong kaharian na siyang ginawa mo na noong una pa, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Jesus. We glorify and magnify you, O God. Lord Jesus, kung sino man, Panginoon, sa bawat isa, may pangangailangan, O Diyos, sino man may mga sakit, O God, sa amin, O God, sa aming pamilya, O Diyos. Lord, we pray, O God Jesus, that you may stretch forth your hand, O God. Lay your hands on us, O God Jesus. Hallelujah. Bless us, O God, with your holy hands, O God. Nabigyan niyo po kami, Panginoon, divine healing, divine health, O God, divine protection, O Diyos, and divine provision, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng satisfaction, O God Jesus, sa aming pong buhay, na anuman meron kami, ipagpasalamat namin sa inyo, O Diyos. Lord, we also maging fresh manatili sa amin. It will remain as a wake-up call sa amin, O God Jesus. And we thank you, Jesus. Yes, Lord, we are convinced we are in the end times, O God, na hindi na po kami, Panginoon, lalakad pa, Panginoon, sa anumang bagay makapagpahina sa amin, anumang bagay makapagpatalikod sa amin pananampalataya. O God Jesus, we humbly come to you, O God Jesus. We humbly surrender our lives to you, O God. Lord Jesus, hallelujah. Isama niyo kami sa inyong kaharian na siyang ginawa mo na noong una pa, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Jesus. We glorify and magnify you, O God.
Lord Jesus, kung sino man, Panginoon, sa bati sa may pangangailangan, O Diyos, sino man may mga sakit, O God, sa amin, O God, sa aming pamilya, O Diyos. Lord, we pray, O God, Jesus, that you may stretch forth your hand, O God. Lay your hands on us, O God, Jesus. Hallelujah. Bless us, O God, with your holy hands, O God. Nabigyan niyo po kami, Panginoon, divine healing, divine health, O God, divine protection, O Diyos, and divine provision, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng satisfaction, O God, Jesus, sa aming pumbuhay, na anuman meron kami, pagpasalamat namin sa inyo, O Diyos. Lord, we also pray for fruits of the Spirit sa aming pong buhay, na ang pagmamahal na ito na nagmumula sa inyo ay patuloy na lumago, Panginoon, na maibahagi namin ang love na ito sa tao, sa mga tao sa aming paligid, Panginoon. Na huwag kami magpadala sa mga tao, Panginoon, na hindi nakakilala sa iyo, kundi magliwanag kami sa kanila. Hallelujah. To overcome evil with goodness, O God, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. O Lord Jesus, patuloy niyo po kaming gabayan. Hallelujah. Thank you, Jesus, na inalis mo ang worries sa aming puso. Binigyan niyo kami ng confidence, Panginoon. Hallelujah. Na, Panginoon, lahat na nangyayari sa aming paligid, O God, it's the sign of your coming, O God, Jesus. Hallelujah. And we are here, O God, Jesus. Hallelujah. Use us, O God, mightily. We are available, O God, Jesus. Use us to our family, friends, O God, sa mga tao sa aming paligid, through our social media, O God, to declare and spread your gospel, O God, the gospel of salvation, O God. Hallelujah. Acts 2 verse 38, O God, that people should repent. Hindi mahirap na magsisi, Panginoon, dahil ikaw ay puno ng habag, puno ka ng kapatawaran, O God, Jesus. Hallelujah. That people should turn away from sin. Hallelujah. Be baptized in your holy name, O God, Jesus. And we will all receive the gift of the Holy Ghost. Sa aming mga mananampalataya, give us more hunger, O God. Thirst, Lord Jesus. Hallelujah. Sa inyong mga salita, Panginoon, we will not skip Bible reading, O God, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mag-set ng oras, Panginoon, time for prayer, O God, to kneel down, to cry unto you, O God, Jesus. Na sa bawat pangungusap mo sa amin, Panginoon, wag namin tanggihan, O Diyos, hallelujah. Humble us, Jesus, hallelujah, hallelujah. O Lord Jesus, we are your empty vessels, O God, Jesus. So, Panginoon, malaya mo kaming gamitin, malaya niyo po kaming gabayan, Panginoon. Malaya niyo po kaming i-correct, O God, Jesus. O Lord, we desire for your correction, for your conviction. Hallelujah. Refresh our spirit, O God, Jesus. Refresh our faith, O God, Jesus, upon your words. Lord, i-bless niyo ang bawat isa, ang pamilya ng bawat isa. I-bless niyo pa, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, O Diyos. Sapagkat, Panginoon, hallelujah, ang pangako mo, Panginoon, na buhay na walang hanggan, ay nag-aantay na lamang sa amin, Panginoon. Hallelujah. We love you, worship you, glorify you, and we declare the victory, O God, Jesus. Hallelujah. We also pray in behalf, Panginoon, of our blessed country, O God, the blessed Philippines, O God, Jesus. Lord, hallelujah. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. In behalf of them, forgive them, Jesus. Hallelujah. Help our country, Panginoon. Hallelujah. Na Panginoon, kami rin po, Panginoon, ay nag-aasam na makasama ang aming pamilya, O Diyos. Hallelujah. Gayon man, Panginoon, marami pang restrictions doon, Panginoon, dahil sa problemang ito, Panginoon. Pero Lord, we understand, O God, Jesus, na guided niyo po ang aming mahal na presidente, Panginoon, na binibigyan niyo siya ng knowledge and wisdom, O God. Bless him, O God. Bless our country, Jesus. At patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo aming mga pamilya, O God, Jesus. Hallelujah. And we declare the victory, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. To you all be the glory, honor, praise, O God, Jesus. We claim the victory, O God. Bless the houses, bless the all the souls, Panginoon, na sumama sa pag-aaral na ito. Bless everyone, Panginoon. Let your name be glorified, let your name be lifted up, O God. We love you, worship you, glorify you. Hallelujah. Sa autoridad ng salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng pangalan, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Everyone say, Amen. 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 Praise the Lord. God bless, mga kapatid. Ingat kayo dyan.